Nakaharap sa inyo lahat. My name is Benji Palaron Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. Sa video na ito, isi-share ko sa inyo yung 3 things you need to be successful in business. In my experience, nakatulong to ng malaki sa sarili ko at sa sarili ko. So, isi-share ko sa inyo itong information nito para ma-apply naman nyo sa sarili nyo at sa gagawin nyo negosyo. So guys, manood at matuto. Sa isang negosyo, may experience mo yung ups and downs. At ako, na-experience ko rin ang pagiging successful sa isang negosyo at maging failure sa isang negosyo. Kasama kasi yun eh. May winners and losers sa buhay. I-share ko yung 3 things na nakatulong sa akin sa journey ko sa pag-inegosyo. Una is attitude. Attitude is important kasi ikaw yun eh. You build yourself to be a positive person every day. Alam ko maraming problema sa mundo. Maraming problema sa negosyo. Pamilya, pera, customer mo, supply mo sa isang negosyo, or inventory mo. Challenges yun. But you need to develop a positive mental attitude. Dahil kasi, sabi nga ni Chikitan, the business will start sa'yo at matatapos sa'yo. So, you are the business kung nag-uumpisa ka sa isang negosyo. Ano ba yung attitude? Ito yung niisip mo, nararamdaman mo, at ginagawa mo. For example, kung positive yung niisip mo, yung feeling mo magiging at yung action mo magiging positive. And same naman, kung negative naman yung nasa isip mo, still negative din ang magiging isip mo. So, dapat mag-develop ang positive mental attitude. Like ito, dahil kung negative ka, hindi ka magtatagal sa isang negosyo. Number 2, skills. Mayroon ka kasi kung wala kang training ng anong skills to. Parang wala kang espada at panangga pagdating sa gera. Siyempre, kung lumabang ka, wala kang sandata, eh patay ka. Ganun din sa negosyo. Kung wala kang skills, malulugi ka sa isang negosyo. Parang airplane yan. Oh, kung hindi ka marunong malipad ng airplane, ano mangyayari sa airplane? Babaksak yung airplane. Ka-crash lang. Or kung hindi ka marunong mag-drive, babangga ka. O hindi mo papaandar yung sasakyan. Ganun din ang negosyo. Kung wala kang alam na skill, hindi tatakbo ang negosyo mo. Ano yung mga skills na ito? Example, dapat marunong ka sa marketing skills mo. Selling skills. Kasi ako, in real estate, dapat basic yung pagbebenta. Paano magbenta? So, maraming skills na dapat mong matutunan sa isang negosyo. At masaya to. Kasi, ano yung natutunong skills mo, it will keep to yourself at mag-improve to along the way. So, maganda kung nag-negosyo ka, yeah, magkakamali ka, matututo ka. Okay, guys, dalawa na yan, di ba? So, before ka sabihin yung the rest, huwag naman nyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel. I-click yung bell button para magkaroon kayo ng update sa aking mga video at sa mga future na video na gagawin. So, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. And number 3 is knowledge. Wow! Knowledge! Ngayon lang. So, ang knowledge are 2 kinds of knowledge niya. Una is yung general knowledge. Ano yung general knowledge? Yung general knowledge, ito yung natutunan mo sa school. Yung mga history of the Philippines,
mathematics, paano mag-gumawa ng letter, creating a sentence, learning the adjectives, English, yun yung mga sample. General knowledge. Pangalawa, specialized knowledge. Ano yung specialized knowledge? Ang specialized knowledge, ito yung mga skills na natututunan mo kung nagtrabaho ka na at nag-negosyo ka na. Ito yung mga skills na hindi tinuturo sa school. Kumbawa, yung ako, isang licensed real estate broker, paano ko natutong magbenta ng bahay? Alam ko may step by step sa pagbebenta. But paano mo i-handle yung pagbebentang yun sa isang customer? Kasi na-specialize ko ang pagbebenta at nalaman ko yung mga pagkatamin yun sa pagbebenta ng isang bahay. Diba? At nagiging wisdom ko yun. Kasi sa mga pagkakamali ko or mistakes ko, tapos pag gagawin ko dun sa pagbibenta sa negosyo, natututunan ko yung mga other ways paano magbenta ng iba at bahay. At nagiging specialized knowledge ko yun. So nagkakaroon ako ng wisdom pagdating doon sa pagbibenta ng lupa at bahay at mag-handle ng mga concerns na. Hindi natututunan to sa eskwelahan. Ngayon, may natutunan kayo sa video na ito. Please like and share and subscribe. So, kung meron naman kayong tanong, please comment below and we will answer it. Kung meron naman kayong topic na gusto niyo yung video ko, we will do it. So, have a great day. See you to the next video. Thank you so much for watching. See you again on my next video.